Hi, this is Cheryl. Welcome to my channel. And ang topic natin ngayon ay ang pag-process ko ng aking Korean citizenship. Opo, Korean citizen na po ako dito sa South Korea. Pero I'm still a proud Pinoy. And malalaman ninyo yung dahilan? Napakababaw lang. Okay, so way back 3 years ago, nung naging citizen dito sa South Korea, actually napakababaw lang ng dahilan ko kung bakit ako kumuha ng nag-process nitong naturalization dito nga sa South Korea, and that is to have a passport nila. Opo. Ito talaga yung pinakadahilan ko kaya ako kumuha ng nag-process ng citizenship dito sa South Korea. Alam niyo kung bakit? Kasi dati nangangarap ako pumunta sa ibang bansa, yung mga mag-travel, kasi hili ko talaga mag-travel. And yun lang ang problema is yung datuma. So yun, nagbabakasakali ako, malay nyo, mananalo ako ng lotto at maka-travel din ako out of the country, di ba? Kasi hindi na nila pinaprocess ng wala nang tourist visa. Pagka meron kayong Korean passport, wala na kayong paprocess na visa papunta dun sa ibang bansa. Hindi kagaya sa atin, pagka Philippine passport, may paprocess tayong mga tourist visa. So yun nga, may mga requirements. So, ayun. Kaya yun ang naging dahilan ko. Kaya ako kumuha ng nag-process ng aking citizenship dito nga. So, bago ako apply for citizenship, nag-aral muna ako dun sa KIIP. So, Korean Immigration and Integration Program. So, doon yung mag-aaral ka nga ng Korean language and then pati yung culture pag-aaralan ninyo. So, nag-register ako sa www.socinet.co.kr. So, nilagay ko na rin sa description box sa baba yung site link. So, register ako doon and then nag-take ako ng level test. So, yun, naipas ako hanggang level 2. So, nag-start ako sa level 2. Hanggang level 5 kasi yun. Pero, ang natapos ko lang is hanggang level 4. Then, nag-decide na ako mag-apply na lang direct ng for citizenship. Yung ibang mga friend ko, hindi na sila nag-aral ng KIIP, direct apply na lang sila for citizenship. Then yun nga, inano na lang nila yung mga requirements na yun. Pero ako nag-aral ako hanggang level 4. And then hindi ko na tinapos ng level 5 kasi nga medyo busy ako, meron akong part-time. And pinag-inquire ko yung asawa ko dun sa immigration dito malapit sa amin kung ano yung mga requirements na dapat na i-submit para nga for application nga ng citizenship dito sa South Korea. So, isa sa requirements natin sa mga Pinay, mga Pinay na may asawang Korean, ang NBI. So, ako noon kasi may pinarasos din naman ako sa Pinas. So, sinabay ko na yung NBI. Pagkuha ko ng NBI and then pina-red ribbon ko siya. Pero dito, pwede kayong makakuha ng NBI doon sa Philippine Embassy, doon nga sa may Itaewon. Itaewon. So, yung site link, ilalagay ko na lang din diyan sa baba ng yung Philippine Embassy. So, pwede niyo rin tawagan for schedule. Hindi ko alam yung NBI yata, kahit hindi na kayo for schedule, direct na lang kayo na pumunta doon, then mag-process kayo ng NBI nga. Kasi yung friend ko nakakuha siya ng NBI nga doon. And then, ako ang nag-process ng red ribbon sa Pinas. Pwede nyo rin ipadala kung busy kayo, padala ninyo sa Pinas. And then, bigyan nyo ng authorization letter kung sino yung magpa-process for red ribbon. Kasi kailangan yun, i-red ribbon. Pati yung birth certificate, isa yun sa requirements. And then, dapat meron kayong copy rin ng ID ninyo, yung ID niyo sa Pinas. And then, ayun nga yung passport, ID ninyo. And yun yung kailangan sa mga babae. And then, sa mga asawa ninyo, ayun, alam naman ng asawa ninyo kung saan naman kukunin yun. So ako kasi ginaid lang din ako ng asawa ko kung ano yung mga kukunin ko na requirements. Basta yung sa atin ang ipaprocess natin is yung NBI nga natin na with red ribbon at saka yung birth certificate with red ribbon. Tapos naka-translate siya in Korean. So yun, naipasa ko na yung requirements and then for schedule na nga ng interview. And then during the interview,
Naalala ko talaga yung sinabi sa amin ng teacher namin yung nag-aaral pa ako ng KIIP. Sabi niya sa amin, during the interview, huwag niyo ipapakita na wala kayong alam. So, ipakita ninyo, huwag kayo sasagot ng hindi ko po alam. And ako kasi, may natatandaan ako na dalawang question na hindi ko nasagot, pero ang sumagot yung nag-question sa akin. Alam mo bakit? Kasi kabado ako noon, so hindi ko alam, medyo seryoso pa yung nag-i-interview sa akin. So, pinaka natatandaan ko is pinakanta ako, yun ang unang-unang pinagawa sa akin, pinakanta ako ng Ekuka, yung Korean, pambansang awit, yun, kinanta ko. Eh, nakalimutan ko na nga rin na yun eh. Ayun. Pero before ako sumalang sa interview, nag-review talaga ako. Pinag-search ko yung asawa ko kung ano yung mga common questions na tinatanong. Kasi sa totoo lang, well, hindi ko na rin kasi gaano matandaan yung mga inaral ko doon sa KIIP, yung mga napag-aralan ko. Kaya pinag-search ko na lang asawa ko kung ano yung mga common questions na tinatanong nga. So nag-search siya sa internet. So yun, may nakuha siya. And then, hindi ko na rin alam saan ko na nailagay. Naitapon ko na rin yata. Kasi that was 4 years ago. So ang sumagot noon, yung interviewer, siya rin sumagot nung tinanong niya sa akin. Kasi that time, hindi ko ganun, ang bilis niya kasi magtanong. So hindi ko ganun na-catch up kung ano yung tinanong niya sa akin. So parang nawala ako. Pero hindi ako sumagot nang hindi ko po alam. Kunyari, nag-iisip ako. Parang, yan, gumaganyan-ganyan ako, nag-iisip ako. So parang natagalan siguro siya. Nakita niya siguro na may alam ako, yun lang, nakalimutan ko. Kaya siya rin ang sumagot. Nung sinabi niya yung sagot is genuine lang pala. Nung sinabi niya yun, sabi ko na lang, ne, kugoyo. Yun ang sinagot ko. So, nung after ng interview, actually, sa totoo lang, yun nga, nasa isip ko, bagsak ako. Pero after ilang days, yun nga, nakatanggap ako ng message na pasado daw ako. So, syempre, tuwang-tuwa ako. Yun, nakapasa ako kahit na ganun yung naging, interview sa akin. Siguro dahil nga siguro yun nga sabi nila, swertihan na nga lang to sa mag-i-interview sa'yo. Kasi nga yung iba, mga nakakailang beses daw ng interview, bumabagsak nga daw, ganun. Depende na nga lang to siguro kasi yung machamba. Siguro swerte lang dahil yung nakachamba tayo kahit di tayo ganun ka galing mag-Korean. Okay, so nung natanggap ko yung ID ko, masyado namang mahaba yung name ko. Kaya naisip parang ilang syllables yun. Limang syllables pagka sa ID ko ang haba-haba na nakasulat. Kaya naisipan ko mag-change na lang ako. Na name kasi dito sa South Korea is 3 syllables lang. So tatlo. Kaya mapapansin niyo 'di ba yung mga artista, Lee Min-woo. So Lee Min-woo. Pero ang gusto kong apelyido is sa asawa ko, Moon. Eh, dito kasi sa South Korea, yung mga yung mga asawang babae, hindi nila carry yung name ng asawa nila. Kung ano yung name nila pagkadalaga, yun din ang name nila hanggang sa nag-asawa sila. Pero yung anak nila, daladala yung apelido ng asawa nila. So, yung anak ko, daladala yung apelido ng asawa ko. Pero, na-register ko na yung anak ko as dual citizen. Yun lang kasi pag kayo sa bata, pagdating nila ng 18 years old, sila rin ang pipili kung anong citizen ang gusto nila. Although, anak ko ngayon, sa ngayon, dual, dalawa yung name niya. English, may English name siya at meron din. So, yung sa akin, naisipan ko i-change name ko in 3 syllables kasi ang name ng Korean is 3 syllables nga. So kagaya ng si Lee Min-woo, 'di ba? So ako naisipan ko Moon kasi nga yun ng surname ng asawa ko, and then yung Jero. So nung mag-change ako ng name, actually kinukontra ko or ayaw ng mga ng family, hindi naman ng asawa ko, yung sa side ng relatives kasi iba ang meaning ng Moon Jero. Ang pinili ko talagang name is Moon Jero kasi nga Moon is my husband's surname and then Jero, that was my nickname, Jero. Kasi Jero asali talaga yung name ko. Pero yun na, gusto ko, kung 83 syllables, gusto ko Moon and then Jero. So that's my, sa Korea, mauuna yung surname and then yung name. Sa atin, di ba, pagka inano, Jero, Moon. So ang name ko na ngayon is Jero Moon dito sa South Korea. Pero sa Philippines, yun pa rin yung name ko. Kasi nga, nag-process na rin ako ng dual citizenship noon pa, nung nagpa-change name na nga ako. So, yun ang nag-change name ako, yun nga, kontra yung mga kamag-anak ng asawa. Yun nga, kontra sila. Kasi yung Moon Jae,
dito ang meaning, ano, question. So, and then yung Jero, na which is my name, Jero, ay zero. So, yun. Sa totoo lang, ano, pag may namimita ko ng mga Korean, pag binabanggit ko nga yung pangalan ko, parang na, ano sila, natatawa sila. Hindi sa sabihin na natin pinagtatawa, pero hindi naman pinagtatawa. Natatawa sila, bakit yun ang napili ko na name? Ang pangit, napapangitan sila sa name na Munjero. Eh, wala akong pakialam kahit napagtawa na nila yung name ko. Kasi, may sarili akong reason bakit yun ang pinili ko na name. Iba, kasi inaano nga nila dito nga sa South Korea. Oo, dito ako nakatira, pero dugong Pinoy pa rin naman ako. So, nag-decide ako ng ano, ng Munjero. Kasi nga, sa atin, di ba, pag kami asawa, carry natin yung, ano, daladala na natin yung asawa, ano, apelido ng asawa natin. So, that was Moon, yung sa asawa ko nga. And then, Jero, that was my name. So, kaming tatlo, pare-pareho na kami ng surname. Dito kasi talaga, yung babae, yung asawang babae, iba yung ano, apelido. Iba sa anak, tsaka sa asawa. Yung asawa at anak lang yung magkapareho ng apelido. Eh, ayoko naman kasi, di ba, dugong Pinoy pa rin naman ako. Proud Pinoy pa rin ako, di ba? Kaya lang naman ako nakapag-Korean ano, citizen dahil nga dito lang naman. Ang problema ko naman ngayon, hindi naman ako makatravel nang wala akong datong. Dahil wala akong datong. So, yun, malay nyo maka, ano naman ako ng loto, di ba? So, yun, ayaw nila kasi nga yung Munje question and then yung Jero is zero. Pero wala akong pakialam kahit na yun ang iniisip nila. And wala na silang magagawa dahil ito na nga yung name ko na naiano. Pero pwede pa uli daw magpa-change ng name. Ayoko ng gandahan. Basta nagagandahan ako sa name ko, Jero Moon. Kasi yung Jero, proud ako dahil yun ang binigay sa akin ng parents ko, Jero Sali. And the Jero, that was my nickname. And then Moon, proud ako kasi ngayon nga yung apelido ng asawa ko. Kaya gusto kong dalhin, Moon. Okay. Dito kasi halos lahat ng mga ano, nag-change ng name, pinipili na nila yung mga magaganda ang name. So ako naman, hindi naman ako sumunod doon na hahanap ako ng magandang name, lalo na yung mga name ng mga artista, yun ang gagamitin ko. Hindi naman ako ganun. Ang purpose ko talaga, yun nga nag-change, para umiksi nga yung name ko, kaya naging 3 syllables. Pero dun pa rin, ando pa rin ang apelido ng asawa ko at yung name ko na binigay sa akin ng parents ko. So, kanya-kanyang rason, dahilan lang naman din tayo. So, ang sa akin, yun ang sa akin. And, syempre, hindi ko naman hawak na yung sa iba, sa kanilang reason na rin yun. So, just respect na lang kung ano yung naging decision na natin. Basta ako kahit napagtawa nila, totoo, kahit na natatawa sila sa name ko kasi nga kakaiba, iba kasi talaga yung meaning dito. Pero, sige na, tanggap ko na na ganun. Tuwing may mamimita ko na bagong mga Korean, yun, matatawa sila, bakit nga yun? Hayaan ko na lang. Okay, so nung na-process ko na yung ano, change name ko, doon na, sinimulan ko na rin i-process ang dual citizenship ko. So, sa dual citizenship, yun nga ipaprocess nga doon sa Philippine Embassy. So, nasa description box na yung ano, link ng ano, yung mga requirements, kung ano ipapasa for dual citizenship. And yun, naka ano naman na tayo, na i-process naman na natin. So, okay na ang lahat. Half ano tayo, Korean, half Filipino, half Korean. Ayun, kasi nga dito na naman yung family ko and ako, dugong Pinoy ako. Pero proud Pinoy pa rin ako talaga, sa totoo lang. Ayun, so nalaman niyo yung dahilan kung bakit ako na, ano, na Korean citizen. So yun lang, napakababaw. So, thank you for watching guys. See you on my next video. Bye-bye.